Mapupuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat to papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat to papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si Santa Rita ng Kasya, namamanata. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong matularan namin ang pagkauliran ni Santa Rita na nagpunyaging makatulad ng dukha at mapagkumbabang Mesiyas upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang inaalok ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taon kaming titigil doon. Mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagdaka ay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa kami. Gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakaaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig
makinig ang sino paman. Kahit saan naroon, ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib. Kahit pa nga maglipana ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman ay nananalig. Dahilan sa yaman nila ay tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay mamamatay, ito naman ay alam niya. Maging mangmang o marunong, kahit hangal, pati tanga. Yaman nila'y maiiwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Tumayo na po ang lahat. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magpo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa tinig ni Juan, yung alagad na pinakabata, parang tinig ng nagsusumbong. Di po ba, no? Guro, nakakita po kami ng taong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. Kaya po pinagbawalan namin
dahil hindi siya kasamahan. E di ba nagsusumbong? Bakit siya nagsusumbong? Kasi may pinanggalingan yung kaniyang pagsusumbong kay Jesus. Anong pinanggalingan? May lumapit sa kanila, sa mga alagad, na palayasin yung demonyo, hindi nila nagawa. Lumapit sa iba, sa pangalan ni Jesus, ginamit ng ibang tao, at napalayas ang masamang espiritu. Ano ang tawag sa ganon? E di nagsiselos. Bakit kami, alagad ni Jesus, malapit sa kaniya, hindi namin napalayas ang masamang espiritu? Bakit yung hindi namin alagad? Siguro, isa sa mga 72 yun, o isa sa mga 70, pero napalayas nila. Ano ang sagot ni Jesus? Wag mo silang sawayin, sapagkat ang gumagamit ng aking pangalan ay hindi magsasalita ng masama pagkatapos nito. Ano po ang ibig sabihin ni Jesus? Na tayong lahat ay may kanya-kanyang paraan kung paano tumawag at gumamit sa pangalan ng Diyos. Hindi nangangahulugang mali ang iba. Nangangahulugan lamang na si Jesus ay hindi exclusive. There is always inclusivity in Christ. Ang lahat ay sakop ng pagmamahal ng Diyos. Ang lahat ay sakop ng awa ng Diyos kung gagamitin mo ang kaniyang banal na pangalan para sa ikaluluwalhati niya. Yun ang mahalaga. Ginagamit natin ang pangalan ni Jesus, ang ating poong Nazareno, sa kalwalhatian ng Diyos, hindi sa kalwalhatian natin. Kapag ginamit natin ang Diyos sa ating kalwalhatian, sa ating kayabangan, hindi tayo kabilang sa kaniyang pinaghaharian. Kaya lagi po ninyong papansinin, kapag may ibang taong naninira laban sa iba sa pangalan ni Jesus, hindi po iyon totoo. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, dapat walang masisira. Dapat ang lahat ay matutuwa dahil ang kanilang binabandila ay walang iba kundi ang pinakamataas at kaisa-isang pangalang ibinigay ng Diyos sa balat ng lupa. Kapag mayroong relihiyong nagsasabing magalit ka sa iyong ibang kapatid, hindi iyon totoong relihiyon. Sapagkat ang tunay na ipinamamalas ni Kristo ay ang biyaya at grasya ng pagmamahal. Lahat tayo included doon kung gagamitin natin ang kaniyang banal na pangalan upang siya'y luwalhatiin dito sa lupa. Kung ikaw ay kasapi ni Jesus, kung ikaw ay nakikinig kay Jesus, kung ikaw ay sumusunod kay Jesus, dapat walang jealousy, dapat walang envy, dapat walang galit. Maging masaya ka dahil ang Diyos na kilala mo ay ginagamit ng iba upang luwalhatiin ang kaniyang pangalan. Bago doon, bago natin tingnan ang ginagawa ng iba, tingnan muna natin sa ating sarili kung paano tayo sumusunod sa Diyos. Huwag munang tingnan ang ingay ng iba. Tingnan mo muna yung sarili mong ingay kung ikaw ba ay nakasusunod
O ikaw ba ay lumalaban sa pangalan ng Diyos? Hindi na mahalaga yung paninira ng iba tungkol sa ating Diyos. Ang mahalaga, ano ang iyong relasyon sa tunay na Diyos? Na tunay na Diyos na ipinakilala ni Jesus sa pamamagitan ng kaniyang banal na pangalan. Kaya nga po, sa araw na ito, sa paggunita natin sa katapangan at kabanalan ni Santa Rita ng Kasya, binibigyan niya tayo ng halimbawa ng tahimik at tunay na pagsunod sa Diyos. Si Santa Rita ay mayroong asawa, violent husband. Anong ibig sabihin ng violent husband? Mapanakit, nananakit, salbahe. Kaya nung mamatay ang kaniyang asawa sa violent death, siya ay pumasok bilang mongha at inialay ang kaniyang sarili ng 40 taon ng tahibik na pagsunod, pagdarasal at pamumuhay kung paanong maging tunay na Kristiyano. Gusto ni Santa Rita na ang sakit na nararamdaman ni Jesus ay maramdaman din niya, hindi pa sapat ang 40 taon ng kaniyang tahimik na pagsunod sa Diyos. Gusto pa niyang maramdaman sa sarili niya ang sakit, kaya binahaginan siya kung anong sakit ang nararamdaman ni Jesus sa kaniyang pagkapako sa krus. Kaya siya ay binigyan ng biyaya na maramdaman ang sugat ni Jesus sa noo para maramdaman natin ding sumusunod sa kaniya na ang Kristo na ating tinititigan sa krus ay hindi masayang nararamdaman ang sakit. Wala siyang sinabing mapanirang salita, bagkus tahimik niyang dinama ang sakit na pakikiisa sa sakit ni Kristo. Ito ang pakikiisa sa Diyos. Kasama ako ng Diyos. Ang hindi laban sa akin ay panig sa akin. Kung lahat tayo ay panig kay Kristo, kung lahat tayo ay panig sa Diyos, ang akin lamang ibabahagi ay ang tungkol sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Tayong lahat ay may kanya-kanyang pamamaraan kung paano makikipagrelasyon sa Diyos. Pero ang kaniyang salita ang dapat nating maging pundasyon upang tayo'y lumago at upang tayo'y araw-araw ay mapanatiling nakaugnay sa kaniya. Ang mga sakramentong kaniyang ibinibigay ay pamamaraan upang tayo'y lumagurin sa ating pagkilala sa kaniya. Sa banal na Eukaristiya, ang banal na tinapay na ating tinatanggap ay pagkain ng ating kaluluwa upang kahit tayo'y nanghihina, tayo ay lalakas din sa pananampalataya. Ang sakramento ng kumpisal ay pamamaraan din ng Diyos upang tayo'y bumalik sa Kaniya mula sa naputol nating relasyon. Araw-araw, maraming pamamaraang ibinibigay ng Diyos upang ibalik, lumalim, lumawak ang ating relasyon sa Kaniya. Huwag tayong mainggit sa iba, sapagkat sa pamamaraan ng Diyos, naroon ang kaniyang pagbibiyaya at grasya.
Huwag niyo pong sasabihin. Huwag niyo pong babanggitin. Huwag niyo man ding isipin na komo pari ako, ako lang ang close kay Kristo. Komo madre siya, siya lang ang malapit sa Diyos. Hindi po. Wala pong standard na ganun ang Diyos. Kahit ordinaryong tao, kahit maliit na tao, kung ang kaniyang pananampalataya ay malalim at tunay, katulad ni Santa Rita, tayo rin ay makakasama ng Diyos sa kaniyang paghahari. Ang mahalaga, lagi tayong panig sa kaniya. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, aming guro, itinuro mo sa amin na ang buong pagtanggi sa kasamaan ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad. Nananalangin kami kalakip ng aming intensyong magsakripisyo sa aming pagsunod sa Panginoon. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway tunay na mapahayag ang Ebanghelyo, manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat, naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik loob at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkakahiwa-hiwalay at pag-aaway, manalangin tayo. Mahal, banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo, manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya, manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna na sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming tingnan ang lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan mo kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihang saan man ito nagmula. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si Santa Rita ay maging bagong dilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkalubaan mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na natalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang pangalang ating sinusunan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ate et pite te coniam suavis es dominos beatus vir qui sperat in me. Come to me, all you that labor, all you
at labor and harbor, then and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus virgis sperat, isperat in ego. I will bless the Lord at all time. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus virgis sperat, isperat in ego. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus virgis sperat, isperat in ego. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay Santa Rita para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan
na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako na noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Itinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulalhati ka namin.